Kamusta na po kayong lahat dyan? Welcome po uli sa Usapang Tito Manny. Meron po ako ipapakitang picture sa inyo. Ito po siya. At ang sabi po, okay guys, ito ang bago nating APA trending. Disinformation, misinformation, sige, ikalat ninyo. Sinasabi niya yan sa kanyang mga pink minions. Sa tingin po ba ninyo, may katotohanan itong cartoons na to? Well, dahil sa ating mga napapanood sa social media at sa mga lectures ni Lenny Robredo na ang pinaka-main topic niya ay disinformation daw, mukhang totoo nga itong picture na to. Kasi consistent si Aling Lenny sa pagpapalaganap ng kanyang narrative itong tungkol sa disinformation na ito. Na dahil daw sa social media, nagkalat ang disinformation, misinformation sa ka-fake news. Eh sino ba? At kanino ba nang gagaling ang mga fake news nowadays? Tumingin kayo sa social media. Tingnan ninyo kung sino yung mga nagpo-post ng mga fake news. Malamang sa malamang, pinklawan. Pero ano ang sinabi ni Lenny Robredo? Research found no internet neutrality in Philippines. Wow! Siya pa ang may ganang magsabi na no internet neutrality in Philippines. Yun daw ang sabi sa research. Nasaan yung research? Ipakita mo para mabasa naman ang buong Pilipinas kung anong klaseng research yung ginawang yun para sabihin na wala silang nakitang internet neutrality sa Pilipinas. Umaangal ka pa na walang neutrality sa Pilipinas? At parang sinasabi mo na sa social media eh, luging-lugi kayo dahil hindi pantay, hindi neutral ang pagbabalita. Eh magpunta lang po tayo sa Facebook. Doon, makikita mo talaga na walang neutrality dahil one-sided ang mga fact-checkers ng Facebook. Sino ba ang kinuhang fact-checkers ng Facebook dito sa Pilipinas? Vera Files? At sa Karaple? Mapagkakatiwalaan ba yan? Nakakapagtaka talaga itong Facebook na to. Sa dami ng makukuha nilang fact-checkers, itong dalawa pang napaka one-sided ang kinuha. Huwag niyong sabihin na nagsisinungaling ako. Napakadami dyan sa Facebook ang daming accounts na restricted nang dahil lang nag-post ang mga netizens nang hindi umaayon sa kagustuhan ng dalawang ito. Subukan mo mag-post ng mga pro-BBM at lagyan mo ng mga anti-Lenny or anti-CPP-NTA. Restricted malamang ang iyong account dahil hindi daw umaayon sa kanilang community guidelines. My foot! Kaya alam niyo talaga, sana dumating yung araw na merong pumalit dito sa Facebook na to dahil hindi po patas ang Facebook dito sa Pilipinas. Real talk lang po yan. Hanggat nandyan ang Rappler at ang Vera Files dyan sa Facebook, hindi po tayo makakaasam ng patas. Sabi pa nitong si Robredo, World Watching Philippines, intrigued by misinformation nightmare. Yes, totoo po yan. Nagkaroon ng misinformation at disinformation nightmare ang Pilipinas for the past 3 decades under the Dilawans. Para pang pinalalabas itong si Robredo na ang majority ng mga Pilipino na hindi bumoto sa kanya. Siyempre, hindi lang po yung mga bumoto kay PBBM, kundi pati yung mga supporters nila Pacquiao, Moreno, Lacson na hindi bumoto dyan kay Robredo ay pinalalabas niya na misinformed. Masyado mo naman yatang minamaliit ang intelligence ng mga Pilipino porke hindi ikaw ang binoto, misinformed na agad sila. Porke natalo ka sa eleksyon, disinformation na agad. Porke hindi kumagat ang tao dun sa issue mo na nadaya ka, disinformation naman ngayon at misinformation naman ang pinapakalat sa mga pink minions. At kung tutuusin, sino ba yung nightmare dito sa sinasabi mo? Hindi kaya ikaw yon na bubuhay ka sa isang napakahabang nightmare? Gumising ka na dahil hindi kinakagat yung disinformation, misinformation, ek-ek mo. Ilang buwan nang natapos ang eleksyon, ganyan ka pa rin. Wake up! Mahirap yan. Bangungutin ka ng tuluyan dyan.
hindi po kinakagat ng tao yung disinformation / misinformation mo. Kayo na lang mga pinklawan ang naniniwala dyan sa naratibo mo. Sabi niya, the world is watching Philippines. Totoo po yan. The world is watching the Philippines because of this lady na hindi makatanggap ng pagkatalo. Nakikita ng buong mundo na you are becoming the Philippines' misinformation nightmare. Dahil ang majority po ng Pilipino ay well-informed and rightly so. Kukunti na lang po ang disinformed na Filipino at yun ay mga nasa kampo mo. Hindi nyo na mabibilog ang ulo ng majority ng sambayan ng Pilipino, tapos na ang pambibilog ng dilawan sa isipan ng mga Pilipino. We are now well aware of what you are trying to do. Yung style nyo, bulok na yan. Sabi nga ng mga ibang pinklawan dyan eh, siguro tatakbo si Lenny Robredo bilang senador sa susunod na eleksyon, and that I think will be sa 2025. So pinapakalat na kagad nila, Lenny 2025 for Senate. Oh my goodness naman, kung nitong ang huling eleksyon, mas mataas pa yung boto ng ika-12 winning senator kaysa sa boto ni Lenny Robredo bilang presidente. At yan ang sasabihin yung tatakbo ng Senado at mananalo? Kapag nagpatuloy si Lenny Robredo sa ganyang mga galawan, I honestly feel na kahit sa Senado, hindi ka makukuha ng Senate seat. Dahil pagod na at sawa na ang tao sa ganyang klaseng galawan ng mga pinklawan. Mula pa ng eleksyon hanggang ngayon, natalo na't lahat. Pero ganun pa rin ang galawan, paninira sa sarili nating bansa. At yan ang pinagmamalaki ng mga pinklawan? Hindi ba kayo mga Pilipino, sinisiraan na ang sarili niyong bansa, and yet, nasaan ang inyong sense of nationalism? Proud na proud ang mga pinklawan dahil si Lenny Robredo ay madalas kunin ngayon bilang speaker sa mga universities sa USA. Sabi nga ni Lenny Robredo, I will be leaving again on Friday to finish all of my speaking engagements in the US. I will also be speaking before the Asia Society in New York and the Howe Institute in New York. Pupunta ako ng Princeton University, Tufts University, Northeastern University, and Bentley University. May invitation sa Cornell University, saka sa Georgetown University, pero hindi ko alam kung kaya pa ng schedule. And wow! Galing na ang mga pinklawan doon. Sabi ng isang pinklawan, the best president that we never had, Attorney Lenny Robredo. Just imagine where the Philippines would be right now if she is declared as the 17th president of the Philippines. Just look how the rest of the world is vying for her to be a university lecturer or speaker. Wow! Big deal! Super big deal! Kinukuha lang university speaker. Sasabihin mo kagad, rest of the world. Saan ba yung rest of the world? Sa mga universities sa US? And you call that rest of the world? Wake up! Kung sino ka man nag-post nito. Sa US universities lang magsasalita, rest of the world na? For your information, ang rest of the world or the rest of the world leaders are vying for the attention of our dear President Bongbong Marcos. Yan ang rest of the world. Real talk lang yan. Napakadami ng world leaders ang nakipag-usap sa ating presidente at ang dami pang gustong bumisita siya sa kanilang mga bansa. Huwag ipagyabang na naging speaker lang sa mga universities, sa mga US universities, eh big deal na. Well, sa inyo, big deal na yan. Eh ano naman ang topic? Disinformation pa rin? Walang katapusan, disinformation, misinformation? Teka muna, sino ba ang dapat nililigawan ni Lenny Robredo? Di ba ang kapwa niya Pilipino? Ito bang mga nakikinig sa kanya sa mga universities? Eh lahat mapapaniwala niya sa kanya mga pinagsasabi? At ano ang kinalaman ng mga estudyanteng yan
sa kalakaran ng Pilipinas. Mababago ba nila ang resulta ng nakaraang eleksyon? Maipapanalo ba nila si Lenny Robredo sa pagiging senador sa next election? Or sa susunod pang presidential election sa 2028? May magagawa ba itong mga banyagang estudyanteng ito? Wala po, dahil ang dapat mong nililigawan ay ang taong bayan. Pero, the way things are going, palayo ng palayo ang loob ng sambayanang Pilipino sa iyo dahil sa inyong mga galawan. Dito ka sa mga universidad natin magsalita at ipakalat mo yung misinformation, disinformation na yan. Dahil sa mga panahong ito, yung huling survey, 85% ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala that the Philippines is on the right track with the leadership of President Bongbong Marcos. How can you beat that, Lenny Robredo? Sino ang mapapaniwala mo sa iyong misinformation, disinformation, fake news, ek-ek na yan? So dyan sa sinasabi mong the world is watching, yes, definitely, the world is watching how the likes of Lenny Robredo is spreading intrigues and misinformation tungkol sa bansang Pilipinas while the whole world knows na nilampaso ka ni PBBM sa eleksyon and you simply cannot accept defeat. Kung sa tingin nyo, Atty. Robredo, that you have the evidences na kayo ay nadaya in any way during the last elections, mag-file kayo ng protest. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos back in 2016. Dahil sa tingin niya, siya ay nadaya, nag-file siya ng protest. Hindi siya nagpunta sa ibang bansa para ngumaknak at siraan ang ating bansa. Why can't you do the same? So, porke hindi kinakagat ng sambayan ng Pilipino ang iyong disinformation, misinformation, ek-ek, sa labas ka ng bansa magsasalita ng paninira sa Pilipinas. At pinalalabas mo na ang majority ng Pilipino ay misinformed? I beg to disagree. Hindi po kami misinformed. We were rightly informed sa mga galawan ninyong mga dilawan, pinklawan. And we simply are fed up. We want a better Philippines. And we see that in our President Bongbong Marcos. So kahit na anong sabihin mo, magsalita ka man sa lahat ng universidad sa buong mundo, pero dito sa Pilipinas ay kokonti na lang ang naniniwala sa inyo, baliwala lahat ng effort nyo. So doon sa mga kakamping na nagsasabing, still my greatest what if? Yes, si Lenny Robredo will be what if na lang po para sa inyo. Dahil she will never be President of the Philippines. Kaya nga hindi maalis-alis sa isipan ko itong sinabi ni Lenny Robredo noon eh. Nung sinabi niya na kung tatakbo ka sa posisyon, dapat ikaw ay maging handa sa magiging resulta. Kailangan matuto kang tanggapin kung ano ang magiging resulta. Pero bakit taliwas ito sa nangyayari ngayon, Lenny Robredo? Doon pa naman sa sinabi mong yon, na pag tumakbo ka, dapat handa kang tanggapin ang magiging resulta, yun ay sinyalis ng pagiging mapagpakumbaba. Pero hindi nakikita sa iyo ang pagpapakumbaba. Dahil ang nakikita ng buong mundo ay isang talunan na hindi makatanggap ng pagkatalo. So sa akin pong pagtatapos ngayong araw na to, I will leave you with our quote today. Ang pagpapakumbaba ay hindi sign ng pagkatalo. Ito'y nagpapakita lang na isa kang mabuting tao. Kayo po, anong masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.